Ce nu voi? Auntie Bobo, Yuna! Bubay! Bubay! Alam mo ba, Margie, hindi naman talaga ako dating mayaman. Pinanganak akong mahirap at nakaranas ako kung ano-anong pang-aapi. At ang lugar na yon, ang unang-unang umapi sa akin. Bubay, anak! Ano nangyari sa'yo? Gusto niya lang naman pumuubos yung tinitanda niya. Kasalanan ko to eh. Tay! Ano nangyari sa'yo? Uwi na sana ako eh. Sinakay ko to si Father Sito tsaka si Juan sa hospital. Kasama niya yung klase mo, Lester, si Buboy. Hindi po ako mabuting tao. Hindi rin po ako mabuting ina. Hindi niya ako papakinggan. Anong bechay? Hindi kanyan si Bossing. Maski sino ka pa, maski ano pa ang nagawa mo, pakikinggan ka niya. Nay! Uy, sorry ha. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko din po kayo, Nay. Anong bechay? Pwede po sana maglaro po ulit kami ni Buboy. Juan, alam mo, hindi mo kailangan makiusap. Dahil pwedeng-pwede. That's wonderful news, Attorney Sanchez. Talagang lagi kitang maaasahan. Okay, padadala ko yung attorney's fee. Goodbye! Donya Tomasa, bakit po ang saya-saya niyo? Well, Margie, wala nang bisa ang TRO ng mga taga-Sitio Trocarayom. Kaya tuloy na ang demolition at mapapatayo ko na ang aking community center. I love it! Makakasama! Makakasama, uminaw kayo! Uminaw kayo, makakasama! Pwede pa tayong mapila para maibalik ang TRO ng demolisyon! Para ano pa, Kapitan? Aharangin lang ulit dyan ng mga abogado ni Doña Tomasa. Ganyan man talaga may yaman eh! Lahat dinadata pera! Wala nga tayong pera, pero mas marami tayo sa kanya. Kung magkakasama-sama tayo, mapipilitan ding makinig ang Doña Tomasa na yan. Halika, makakasama! Punta natin siya! Audrey! Nasa tangani si Doña Tomasa! Sadali, hindi ko kayo naiintindihan. Ano? Eh kasi, nag-rally ngayon ang mga taga Sitio Trocarayom. Papunta sila ngayon kay Doña Tomasa! Chris! Kailangan natin protektahan si Doña Tomasa mas matas sa'yo! Ay! Dali! Halika! Dali! Tulungan na rin yan! Nagkaganon! Juan, kamusta na nga pala yung make-up test mo? Medyo mahirap. Pero nasagot ko naman lahat. Paalam ko ano score ko. Huwag kang mag-alala, Juan. Nag-aral ka naman ng mabuti. Sigurado papasa ka. Hindi ka uulit sa grade 1. Sana nga, Buboy. Para magkaklase pa rin tayo sa grade 2. Father Sito. Yes, Kapitan. Father, kailangan ko ng tulong niyo. Matutuloy na yung demolisyon sa lugar namin. Nagkagulo na yung mga tao. Susugod na sila kay Doña Tomasa. Kuhihip. Pare, ako eh. Siguro mas mabuti kung sa pulis tayo humingi ng tulong. Pero Father, mabubuting tao naman yung mga taga-Sitio Trocarayom. Pinaglalaban lang naman nila yung tahanan at pamilya nila eh. Iuulihin lang ng mga pulis yun, tapos baka mamaya magkasakitan pa. Kawawa naman yung mga tao. Father, sa inyo makikinig sila. Kaya yung silang pigilan bago pa magkagulo ang lahat. Father Sito, kapitbahay nila Buboy. Kailangan nilang tulong mo. Doña Tomasa, nandito po ang mga hermanas. Doña Tomasa! Doña Tomasa, emergency po! Emergency! Ano ka ba, Audrey? Ano sinisigaw-sigaw mo dyan? Doña Tomasa, papunta na po dito yung taga-Sitio Trocarayom. Kailangan niyo na po umalis. Kaya na! Halika na po. Halika na po. Bakit ako aalis? Bahay ko to. Doña Tomasa, hindi po namin alam kung anong gagawin sa inyo. Kapag nagpunta po sila dito, makasaktan nila kayo eh. At halika na po! Habang may panahon na ba? Gusto niyo silang panoorin? Halika kayo sa taas. Maganda ang view doon. Ha? Ulit mo lang, dali. Tigil ang demolisyon! Tigil! 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 Papayag ba kayo mawala ang ating tahanan? Tigil! Kumari, kung nagkamali tayo ng pagpunta rito, eh baka kung anong gawin sa atin ng mga taga-Sitio Trocarayom na yan? Shhh! Baka mamaya madinig ka ni Doña Tomasa. Dapat nga, di ba, suportahan natin siya. Buwanga muna naman. Tingnan mo si Doña Tomasa, oh. Painom-inom pa ng wine, parang walang alam. Hindi niya pinapansin mga nangyayari dito. Ka
naman talaga mayayaman. Relax. Teka, bro. Doña Tomasa, walang awa! Doña Tomasa, walang awa! Doña Tomasa, walang awa! Water Sheetos, parang nagpapawa lahat ng mataga si Chotoro Karayom. Eh, siyempre, apektado lahat kasi sila dun sa gusto gawin ni Doña Tomasa eh. Sandali lang. Mga kaibigan! Margie, tinawagan mo na ba ang police headquarters? Opo, Doña Tomasa. Mabuti. Nang malaman ng mga taga Sitio Torocarayom na mali sila ng pagpunta dito sa pamamahay ko. Napader ang binangga nila. Doña Tomasa, walang awa! Mga kababayan! Saglit lang po! Magsasalita po si Father Sito! Mga kaibigan, huminahon po tayo. Umuwi na muna kayo bago pa dumating yung mga pulis. Baka magkagulo pa tayo eh. Hayaan nyo na, ako na muna ang papasok at kakausapin ko si Doña Tomasa. Para saan pa, Father? Kinausap nyo na siya, pero tuloy pa rin ang demolisyon. Kailangan na namin gawin ito. Bigyan nyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Yun na lang hinihingi ko. Isa na lang na pagkakataon. Sige, Father. Bibigyan ka namin ng oras. Pero pag di pumayag ang Doña Tomasa na yan, papasok na kami sa bahay niya at harapan namin kukumbinsihin siya. Kapitan, ikaw na muna bahala kay Juan. Dito ka lang, ha? Doña Tomasa? Doña Tomasa? Father, napadaan kayo. Have a seat, please. Would you like some wine? No, thank you. Hindi ka ba nag-aalala? Nagkakagulo na sa labas dahil sa ginagawa niyo. Tumawag na kami sa police, Father. Itataboy nila ang mga squatters na yan. At isa pa, Father, hindi ko ito kagagawan. Sila ang nanugot sa pamamahay ko. Dahil ipag-iiba nyo yung mga pamamahay nila. Wala nang pupunta na usapan ni Father Sito kay Doña Tomasa. Dapat natin silang pilitin. Buti na lang, mga kasama. Nakanda tayo lahat. Papusok natin ang bahay ni Doña Tomasa na yan. Katulad ng sinabi ko, Father, akin ang lupang yon at karapatan kong gawin ang gusto ko. At gusto kong itayo doon ang aking community center para makatulong. Walang masama doon, Father. Kaya kahit anong isigaw nila sa labas, Father, itutuloy ko pa rin ang plano ko. Mga kasama, paramdam natin kay Doña Tomasa ang pakiramdam na mapilitang iwan na sarili nating bahay. Kaya pagbilang ko ng tatlo, sabay-sabay nating ibabato to. Isa! Dalawa! Wait! Sandali lang po! Sandali lang po! Hindi niyo po pwede gawin yan! Hoy! Huwag kang makialam dito! Baka ikaw masaktan. Sige. Isa! Dalawa! Ay! Hoy! Di ka taga sa amin. Di mo to laban. Opo. Alam ko po na hindi po taga si Chotoro Karayom. Pero mahalaga rin po sa akin yun eh. Padre Sito, Doña Tomasa, si Juan po kinakausap yung mga tao. Dali! Ikaw kayo, dali! Kasi po, doon po nakatira yung nag-iisa kong kaibigan na si Buboy. Alam ko po kung gaano po kahalaga sa inyo isang bahay. Kasi po, doon kayo kumakain. Doon kayo nakatira. Doon kayo natutulog. Tsaka isa pa. Doon yung nakakasama ang pamilya nyo. Kaya kung itutuloy nyo yung masama nyong plano, hindi huhulihin kayo ng mga polis. Tsaka ikukulong kayo sa presinto. Paano nyo ngayon mapuprotektahan yung bahay nyo? Paano nyo ngayon mapuprotektahan yung pamilya nyo? Tsaka isa pa, nasa loob si Father Sito. Ayokong saktan nyo siya. Kasi siya yung nag-iisa kong pamilya. Kaya nga siya nasa loob eh, para sa inyo. Pinaglaban niya ang karapatan nyo. Kaya magtiwala kayo sa kanya. Pa si Juan, naiintindihan na hindi lang ito tungkol sa pera at lupa. Pamilya nila ang ipinaglalaban ng mga taga-Sitio Torocarayom. Doña Tomasa, lagi niyong sinasabi na gusto niyong tumulong. Kaya niyo ipinapatayo yung community center na yan para sa mga taga-San Juan Bautista. Pero yung mga tinatawag niyong squatter,
parte din sila ng komunidad natin. Kaya kung talagang gusto niyong tumulong, bakit hindi mo simulan sa kanila? Kapag itinuloy niyo yung balak niyo, Doña Tomasa, hindi kayo kikilalanin bilang isang mabuting tao na nagpatayo ng isang community center, kundi isang tao na sumira sa napakaraming buhay at pamilya. Masunod lamang ang kanyang kagustuhan. Pag-isipan niyong mabuti, Doña Tomasa. Huwag mong sirain ang tingin namin sa inyo. Ang tingin ko sa inyo at ang tingin ng buong San Juan Bautista. Mga kasama! Wala na ang demolisyon! Wala na! Galing mo! Margie. Ang akala ko po gusto niyong makaganti sa mga taga Sitio Trocarayom. Ano pong nagpabago sa isip ninyo? Anong gusto mong gawin ko, Margie? Galit silang lahat sa akin. Pati na si Father Sito. Alam niyo naman pong ganun ang mangyayari nung umpisahan niyo yung proyektong ito. Oo. Nagpadala ako sa galit ko. Dahil bumalik sa akin lahat. Ang lahat ng suklam ko sa bayang ito. Nakakita ako ng oportunidad para makaganti sa kanila ng in one full sweep. At sinunggaban ko yon. Pero kailangan kong maging matalino. Narealize ko yon nang kausapin ako ni Father Sito. Na kapag tinuloy ko ang balak ko, kahit kailan hindi ko na makukuha ang respeto niya. Father Sito, buti na lang po, malakas po kayo kay Doña Tomasa. Ako, alam mo, hindi ko makukumbinse yon kung hindi niya narinig yung sinabi mo sa mga taga-Sitio Trocarayom. Dahil sa'yo, naintindihan niya na pamilya lang nilang ipinaglalaban nila. Kaya nagbago ang isip niya. Proud ako sa'yo, Don, ha? Bumalik ako sa bayang ito. Dahil sa isang bagay at isang bagay lang. Ang mapanalunan ko, ang kataas-taasan, kagalang-galang anak ng San Juan Bautista Award. At kapag nakuha ko yun, doon ko lang masasabing, tinitingala na nga nila akong lahat. Hinahangaan. At masasabi kong natalo ko nga ang bayan na ito. Eh, hindi niyo naman po makukuha kung itiniloy niyo ang demolisyon. Father Sito, masayari naman po sa mga taga-Sitio Trocarayom eh. Tsaka, di na rin po mapapayo sa tirahan ni Labuboy. Hindi na rin po mawawalan ng kaibigan. Kailangan kong magpatalo ngayon, Margie. Dahil sa bandang huli, kailangan ako ang manalo. I had to lose the battle to win the war. At kailangan ko ang tulong ni Father Sito. Of course, iba na ang usapan kapag napanalunan ko ang award.
kapag nirerespeto na nila ako at hinahangaan. Makaraan lang ng ilang buwan, ipararamdam ko sa kanila ang hapdi ng aking paghihiganti. Alam mo, Father Sito, parang matagal na natin hindi nararanasan tong wala na tayong problema na ipagdadasal kay Bossing. Meron pa tayong isa. Hindi pa natin sigurado kung pasado ka. Ay, oo nga pala. Yan ang kailangan ng matinding dasalan, Father. Halika na, Father. Magdasal na tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Father, nabalitaan ho namin yung ginawa ni Juan sa mga taga Sitio Turo Carayong. Totoo ba yun? Nakinig sila sa kanya? Kung hindi kinausap ni Juan ang mga yon, baka tuluyan na nagkagulo yon. Ibang klaseng bata talagang tagabantay na yan. Ngayon pa lang, nagpapakita na siya ng kakayahan niya kung paano mamuno. Alam niyo, pagdating ng tamang oras, kaya na niyang panghawakan ng buong kapatiran, kalaban ng mga aswang. Yan na naman kayo, sagherang yan. Sinabi ko na sa inyo, bata pa lang si Juan. Hayaan mo piliin niya ang sarili niyang landas. Wala pa nga siyang kamuang-muang tungkol sa pagiging tagabantay niya. Punong-puno na ng pagsubok ang buhay niya. Buboy! Oh, ano na, Juan? Pasado ko! 75 years ago po! Pasado! Ayos! Father Sito, pasado ko! Tignan ko! Maraming salamat, Buboy, sa pagtuturo mo, ha? Kahit pasang-awa, pasado pa rin. Oo naman po, Father. Palagi naman po kami mag-aaral ni Buboy, eh. Sigurado po ako, natataas po po yung grades ko sa sunod. Matutupad na rin po ang pangarap ko na maging engineer. Yeah. Oo nga, kaya bukas na bukas, pagkatapos ng school, mag-aaral na tayo agad. Hindi ka na magbebenta? Hindi na, Juan. Alam mo, magmula ngayon wala nang atupagin si Buboy kundi maglaro at mag-aral. Ako na bahala sa lahat. Wala nang inom-inom. Kumuha na rin po ako, Father, ng isa pang trabaho. Dahil alam mo lahat, anak, gagawin ko para sa'yo, anak. Para matupad yung pangarap mo maging doktor. Dahil mahal na mahal kita. Salamat po, Nay. Mahal na mahal ko din po kayo. Maraming salamat sa pagpunta ninyo kahit na po umuulan at sa pagpaunlak niyo sa amin ni Doña Tomasa. Naisip po humingi ng paumanhin sa inyong lahat dahil po sa mga nangyari. Doña Tomasa. Katulad nga po ng sinabi ni Father Sito, nagpunta ako rito para humingi ng paumanhin sa mga nangyari. Masyado lang po akong natuwa na tumulong sa mga tao, pero nabulag ako at hindi ko na nakita ang mga taong dapat pala talaga ang tinutulungan ko. Kaya ngayon pa lang po, babawi ako sa inyo. May dala po akong mga regalo para sa lahat ng mga taga-Sitio Turok Carayom! Mga hermanas, mga friends of Doña Tomasa, umpisa na natin ang pamimigay na regalo. Father? Margie? Ito, para sa'yo. Maraming salamat, Juan. May magandang balita ako sa'yo. Yung scholarship na pinag-applyan ko sa Maynila, tinanggap nila ako. Yeah! Yes! Yes! Pero teka, ibig bang sabihin nun, aalis ka na? Hindi pa, Juan eh. Yung pag-aaral ko lang kasi ang libre. Tsaka kailangan pa namin pag-ipunan ni Nanay yung paglipat doon. Uy, may naisip ako. Para, hindi ka. Doña Tomasa! Ano yun, Juan? Eh, ito po kasing kaibigan to na si Buboy, taga Sitio Turok Carayo po. Di ba po sabi niyo, tutulungan niyo po yung mga taga doon? Eh,
Natuloy po kasi scholarship niya para maging doktor sa Maynila. Wala po kasi silang pambayad sa bahay eh. Pwede po sana bigyan niyo po sila ng pera. Kasi po, Doña Tomasa, makakatulong po kay Buboy. Alam ko po, kayo po yun. Yung bait-bait niyo po, di ba? Of course! Sige, sagot ko na ang lahat ng gastos sa pag-aaral niya. Ayos! Matutuloy niya ang pangarap ko. Kakapunta kami sa Maynila. Salamat, ha? Wala yun. Salamat nga po pala, Doña Tomasa. Basta ikaw, Juan. Father Sito, Juan, maraming salamat po talaga sa lahat ng nagawa niyo sa amin ni Buboy. Oo, Juan. Hindi mo kinausap si Doña Tomasa, hindi kami makakalis ni Nanay. Dahil sa'yo, mas malalapit na ako sa pangarap ko. Layong, Buboy. Kaibigan kita, di ba? Siyempre, gusto ko yung dapat na mabuti para sa'yo. Juan, maski wala na ako, huwag mo pa rin pababayaan ang pag-aaral mo, ha? Oo naman. Ikaw rin, Buboy, ha? Ako palaging seryoso. Mag-relax ka rin paminsan-minsan. Buboy, sigurado ako, mas marami ka pa magiging kaibigan. May paglaro ka sa kanila. Maski ilan pa maging kaibigan ko, Juan. Ikaw pa rin ang best friend ko. Best friend din kita, Buboy. Hindi kita kakalimutan. Sulatan mo palagi, ha? Kwentuhan na rin tayo paminsan. Father, kailangan na po namin umalis. Sige. Maraming salamat po ulit. Wala naman. Salamat. Sige po. Ingat. Si Father Sito. Kailangan na natin makuha ang loob ni Juan sa lalong madaling panahon. Kailangan ni Juan ay kaibigan. May bagong plano si Doña Tomasa. Saan ko ba hanapin yung pwedeng maging kaibigan ng Juan na yan? At sa kanilang pagdating, si Michelle at si Michael, bago sa mo silang iikot sa palibot ng simbahan. Alam mo, gusto ka namin maging kaibigan eh. Talaga? Oo naman! Magkaroon na kaya ng bagong kaibigan si Juan. Salamat po at piniyagan niyo kami mag-stay para may paglaro kasama ni Juan. Di po ba ito yung mga kalaro ni Juan? Patingin o. Artista po pala sila. At abangan ang pagdating ni Jong Hilario sa My Little Juan. Thank you.